Ave Maria, Mother Mary, marami natin na masasabi na may tatawag sa ating ina, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, si Mother Mary. Pero higit sa lahat sa oras na ito, siya po ang bibigyan natin ng parangal. Kaya sama-sama po tayo magkaroon ng pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa pagkakataong binibigay mo sa amin upang mapagnilayan namin ang isang bukod-tanging babae na ipinagkaloob mo upang maging ina ng aming Panginoong Hesukristo. Tawarin po ako sa aking mga pagkukulat kasalanan na gawa sa nakalipas na oras. Buklukan ako ng Madalang Espiritu, gamitin mo lang ang aking tinig upang maging daluyan ng iyong mabuting balita. O ano man ang magiging aral na makukuha namin sa karakter ng aming inang si Maria, kaya tumingin mo nawa sa aming puso. Bigyan mo po ako ng karunungan, higit sa lahat kababan ng loob. Upang ikaw lamang ang may taas sa Facebook Live na ito. Gayun din, Lord, yung mga kapagura na naramdaman namin sa buong maghapon. In Jesus' name, kinakas out ko yung mga negative na inisip namin, Panginoon, at ang ikapuspusan lamang ng Espiritu sa aming pinanaman. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Dating ito'y dalayan ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay November 5, 2020. At welcome po sa The Word of God Facebook Live, na kung saan ang hangarin ng Facebook Live na ito ay gamitin ng Diyos ang social media, lalo na ang mga Facebook natin, para makarinig po tayo ng mabuting balita kahit po tayo ay nasa tahanan lang natin, na hindi na po tayo kailangan lumabas, magbihis, mamasahe, kumbaga eh, kahit anong ginagawa mo ngayon, pwede kang makarinig ng salita ng Panginoon. At ito pong The Word of God Facebook Live ay everyday po ito, tuwing alas 8 ng gabi. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung ating pagninilayan. Pero kapag tuwing fifth month, okay, kalimang araw ng bawat buwan, ay nagkakaroon po ako ng parang special topic. Kasi po yung every, kamukha ngayon November 5, no? Kasi nag-start po itong The Word of God, August 5, 2019. So, tuwing 5, ang topic po natin ay puro Bible character. So, sa awa ng Diyos, nakatatlong Bible character na tayo, no? Kasi sinimulan ko lang naman yan itong taon na to eh. So, meron tayong August, September na Bible character. Ngayon naman po November, ang Bible character po natin ay si Mother Mary. Amen. At, yan, marami tayong mapagninilayan tungkol kay Mother Mary. Kaya siguro kung meron kayong mga kasama dyan ngayon sa bahay na nanay nyo, lola nyo, o kaya lalo na yung mga anak nyong babae, ipakinig nyo ang mensahe ng Panginoon. Lakasan nyo yung volume ng cellphone nyo. Kasi importante po ito. Marami po tayong matutunang aral sa pagkatao ni Mother Mary na pwede nating i-apply sa ating buhay. It doesn't matter kung ikaw ay lalaki ngayon o babae na nakikinig. Ang mahalaga, matuto tayo sa magandang ipinakita ni Mother Mary sa kanyang pagsunod, pananampalataya, pag-ibig sa Diyos. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Sana po, lagi nating isipin ang kanyang kabutihan na kailaman eh, hindi po talaga siya nagkulang. Amen. Never na nagkulang po sa atin ng Panginoon. So sana itong oras na ito, since live po to, Facebook live, live na live din po ang Banal na Espiritu. At sana magbigay tayo ng oras, sapagat ang oras naman na ginamit natin sa nakalipas na oras ay galing sa Panginoon. At sabi nga, itong social media,
Araw-araw meron kang chinachat, may pinopost ka sa Facebook mo. Eh bakit naman hindi natin gamitin ang ating mga cellphone para naman makipag-chat ang Panginoon sa atin? Diba sabi nga, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. O kaya kamukha nito, no? May mga Facebook Live. Nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. Amen? And of course, pag tayo ay nagdadasal, tayo naman yung nakikipag-usap sa Kanya. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng communication kay God every day sapagkat tayo ay nagising sa panibagong araw dahil sa Kanya. So, pakinggan po muna natin yung isa sa mga senaryo na nangyari sa buhay ni Mama Mary para malaman natin na ano ba talaga yung ginawa ni Mama Mary sa history o sa buhay ng Panginoong Jesus. So ito po yung magmumula sa Lucas chapter 1 verses 26 to 38. Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Ang magandang balita ayon kay Lucas, unang kabanata. Amang nang sa loob ng lipsip niyang mabuti, ginawa ikaw ang anghel sa dalangananak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria, sumagot ang anghel. Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayun may naglingi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Hindi nagtag... Amen. So, mabuting balita ng Panginoon. So, makikita po natin, so narinig natin, no, tungkol sa isa sa mga importanteng event kay sa buhay ni Maria, na nagpakita sa kanya ang isang anghel. Ito si Anghel Gabriel. At para ibalita. Alam niyo naman po kasi ang mga angel, messenger, takapagdala ng balita, mabuting balita. So, syempre, bilang babae, kasi nung mga time na yun na nakatanggap ng balita si Maria sa isang anghel na galing sa Diyos, panahon yun na mag-boyfriend pa lang sila ni Jose. Amen? So, ni Joseph sa English. So, maaring nung mga time na yung mga bata pa sila, maybe nasa teenage time pa lang sila nun. So, hindi pa sila kasal. So, syempre, sabihin sa'yo ng anghel na ikaw ay magdadalang tao. Amen? At ikaw ay, alam naman, di ba, syempre medyo maguguluhan ka, no? Magdadalang tao ko, wala namang, hindi mo kami nagsisipi ni Jose. Hindi pa nga kami kasal, tapos magdadalang tao ko. At the same time, noong mga panahon na yon, talagang nakakahiya naman talaga na mabuntis ka out of marriage. Di pa kayo mag-asawa? Mabubuntis ka na, nakakahiya in that time. Pero sa panahon natin, nakakalungkot mang isipin, hindi na yun nakakahiya. No? Bakit kaya? Kasi alam niyo po, no, mga anak, no, mga kabataan ngayon, dapat, kung ano dapat yung nangyayari nung panahon ni Mama Mary, dapat ganun din tayo eh. Diba sabi nga natin, Mama Mary is a Virgin Mary. Maraming tawag kay Mama Mary eh. Tinatawag siyang Mother of God, Virgin Mary, hindi po ba? And masasabi natin na isa siyang pinagpala, bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. Siya ang pinili ng Diyos Ama para magdala sa kanyang sinapupunan ng isang sanggol. At ito po ang ating Panginoong Hesukristo.
at siya'y naglihi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi po siya naglihi ng yung natural, yung nasisiping ang lalaki pa ba? Hindi. Hindi ganon. Talagang itinangi ng Ama ang si para maging ina ng ating Panginoon. Siyempre, hindi naman napapahayag ang Ama na ang kanyang anak ay ilagay sa isang makasalanan na babae. So that time, sabi ko nga nakakahiya na buntis ka na walang kasal. And of course, nakilig naman si Mama Mary sa mensahe ng anghel. At kaya ang sabi niya, mangyari nawa ang iyong sinabi. So anong pinapakita dito na katangian ni Mama Mary? Siya isang babae na bagamat dalaga, berhen pa, wala siyang karanasan sa pakikipagtalik. At alam niya na kapag siya'y nakita ng kanyang mga kapitbahay, di ba, ng mga kamag-anak niya na ano na, buntis siya ganun, maaari siyang makulaan. Di po ba? Baka sabihin, yung si Maria, nasa loob pala kulo niya, no? Mahinhin, makadiyos, yung parang biglang mabubuntis. Pero sa panahon natin ngayon, wala na yan. Which is, hindi tama, no? Hindi tama na nangyayari sa panahon natin, mga kabataan, na kayo ay nagbo-boyfriend, girlfriend, tapos nagsisipin kayo ng walang kasal. Tapos bigla na lang mabubuntis yung girlfriend nyo. Tapos that time, nag-aaral pa kayo. Hindi ba? Kaya lang ang nangyayari kasi sa mundo, nagiging trending siya. Trending, ibig sabihin, nakita mo sa isang sikat na artista, isang sikat na tao, ay okay na pala sa kanila na kahit hindi pa sila mag-asawa, magkaroon na sila ng anak. Which is kasalanan po yun dahil papasok yun sa kasalanang pangangalan niya. O kaya magbuntis ka ng babae na hindi mo naman asawa, papasok pa rin yan sa pangangalan niya. Pero ang nangyayari kasi sa mundo natin ngayon, sabi nga yung tinatawag na socially acceptable, tanggap na ng tao, which is hindi tanggap ng Diyos. Hindi porke marami ang gumagawa sa mundo ng ganon, ikagayahin natin. Kaya nga marapat lamang na tayo nakikinig. Nakikinig ng, o kayo nagbabasa, ng Biblia. Kasi nandun po yung katotohanan Nandun yung tamang turo. Nandun yung tamang pagsunod sa Diyos. Kasi pagka hindi, ang susundin nating rules and regulation ay kung ano yung nakikita natin sa mundo. Kung ano yung nakikita natin sa social media. Magbukas ka lang ng YouTube, mababalita mo na si ganito, si ganyan naghiwalay. Si ganitong artista na buntis. Si ganito, hindi ba? O kaya, sa news, isang bata o isang baby ang nakita sa ilog, tinapon ng nanay, o kaya tinapon sa basura. Hindi ba? Iba yung mundong ngayon Malaki ang pagkakaiba sa senaryo ni Maria. Ano pong punto ng Panginoon dito? Si Mama Mary, bagamat siya'y dalaga, bata pa, boyfriend pa lang niya si Joseph. Pero, ang sabi niya, mangyari ang iyong sinabi. Sige, andito po ako para maging ina ang Panginoong Hesukristo. Amen. Nagpapakita ng character na humility. Amen? Humility, napakababa ng kalooban ng ating Mama Maria. Masasabi natin na talagang yung kanyang pagsunod, hindi nagdepende sa kung anong sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa kanya, anong sasabihin ng Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, masyado tayong dependent sa sasabihin ng tao, sa sasabihin ng mundo. Wala tayong pakialam kung anong sasabihin ng Diyos. Na sa mundo ngayon, ang nangyayari sa atin is, okay na yan. Okay na yan. Ginagawa naman ng sikat na artista. Okay na yan. Hindi po dapat ganun. Alam po niyo, si Mama Mary ay isang representasyon ng isang napakabuting babae, napakabuting ina. So, siguro, nandyan yung mga asawa niya, no? Lakasan niya yung volume ng cellphone niya para marinig niya ang mensahe ng Diyos para sa aming mga ina. Since ang Bible character natin ngayon for November 2020 ay si Mama Mary. Sabi ko nga tuwing 5 ng buwan ay magkakaroon tayo ng Bible character bilang celebration at papasalamat sa isang taon at 3 buwan na pagpapagal
na araw-araw na Facebook Live. Okay? Blessing yan ni Lord. And of course, sa bandang huli, makinig kayo sapagkat ako'y magtatanong at sino makakasagot ng tanong ko, eh bibigyan ko ng libreng load. Yan. Tuwing asin ko, nagbibigay ako ng libreng load o anything na may isip ko as a way of thank you sa mga, lalo na sa mga nagkakaroon na ng interes makinig ng salita ng Panginoon. So, balik tayo kay Mama Mary, no? Si Mama Mary, sa panahon natin ngayon, sige, i-diretso na natin, no? Tukoy na natin ang ating mga ina. Ano ang kalahagan ng ating ina sa ating buhay? Lahat tayo may ina, no? Wala naman siguro sa inyo na walang ina. Kaya lang, isa sa mga utos ng Diyos mula sa Efeso, na ibigin mo o igalang mo ang iyong ama't ina. Iyan ay nasa 10 utos ng Diyos. So, ibigin natin ang ating ama't ina. Ibigin natin ang ating ina. Igalang natin ang ating ina. It doesn't matter kung naging masamang ina siya, halimbawa ipinaampun ka, o kaya sinasaktan ka, whatever. Ang sabi ng Diyos, igalang mo, ibigin mo ang iyong ina. Sapagkat ang ating ina, kung wala sila, wala tayo. Kung ano man yung narating mo ngayon sa buhay, kung wala yung ina mong yan, wala ka. Amen. Alam nyo, ayan na naman tayo. Nag-uusapan na naman natin ang ating nanay. At naalala ko yung aking nanay. Nagkakaroon ako ng personal sharing tungkol sa nanay. Kayo sa bahay nyo, no? Kasama mo siguro ang nanay mo, ang asawa mo, o yung mga anak mo na mga ina na rin, no? May mga apo ka na, siyempre, magiging ina na yung mga anak mo, no? Masasabi natin ang pagiging ina ay napakahirap. Na mahirap. Bakit? Kasi kami yung ano eh, sabi nga eh, kami yung magdadala ng mga anak nyo. Kaya ngayon, meron kang isa, dalawa, tatlong anak, eh lahat yan. Dinala ng iyong asawa. At tandaan natin na pagkamahalin natin ang ating mga asawa. Bakit? Kung dalawa o tatlo o kahit isa lang ang anak mo sa kanya, inialay niya ang kanyang buhay para mabigyan ka ng anak na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kaming mga ina, kapit kami ay nanganganak o nabubuntis at nanganganak, sabi nga eh, nakalagay yung aming isang paa sa hukay. Which is totoo, may mga nanganganak na namamatay na ang nanay na hindi kinaya ng puso, hindi pa may komplikasyon. O kaya meron namang nanay na pagkatapos magkanak, nagkakaroon ng postnatal depression, naiiba yung hormones ng katawan niya, nagiging malulungkutin siya, nagiging, di ba, naiiba yung ugali. So, ang pagiging ina ay pag-aalay ng buhay para bigyan o gawin ng Diyos na instrumento para magkaroon ng bagong nilalang. Amen. Ganyang kahalaga ang ina. At itong inang tinutukoy natin ay hindi lang naman yung asawa mo o yung nanay mo. Hindi. Mahalin mo din ang ina ng iyong asawa, yung tinatawag nga na biyanan. Dahil kung hindi mo mamahalin ang ina ng iyong asawa, edi sana wala ka nalang asawa ngayon. Diba? Eh siya yung asawa mo eh, yun ang nanay niya eh. Kaya nga diba dapat, kung paano mo minamahal ang totoo mong ina sa dugot naman, ganun din ang pagmamahal na ibibigay mo sa iyong biyenan. Hindi ang nangyayari sa panahon natin ngayon, pinawawalan tayo ng respeto sa ating mga biyenan. Wag! Diba? Alam niyo yung mga asawa niyo, pinaghirapan niyo ng biyenan yung babae. Pinalagaan, pinag-aral, pinalaki. Tapos sa inyo lang mapupunta. Diba? Ganun tayo, diba? Ganti-ganti lang yan. Noon tayo ang pinapalaki. Ngayon naman tayo ang nagpapalaki sa ating mga anak. Ganun lang yung buhay, diba? Mabiyan ng babae. Iparamdam natin sa kanila yung pagpapasalamat. Paggalang. Pagmamahal. Lalo na kung matanda na yung mga biyanan yung babae. Ipakita nyo sa kanila na yung nalalabing oras sa kanilang buhay, maipadama yung pagpapasalamat mo. Huwag nyo ituturing na ibang tao ang inyong mga biyenan. Kasi yung asawa nyo, nung kayo'y ikinasal at naging isa na kayo. Kaya nga, hindi ba, nagkaroon na kayo ng anak kasi nag-isa na kayo eh. Sa damdamin, sa pag-ibig, sa katawang lupa, nag-iisa, kaya nagkakaroon ng anak.
Kaya napakahalaga ng ating mga biyanan ay minamahal. Lalo na talaga pag matanda na. Alam niyo naman kasi ang mga matatanda, matatampuhin na yan. Diba? Lalo na siyempre na, naku, anak ko yan eh, dati wala ka sa buhay yan eh, mahal na mahal kami niyo. Ngayon, ganang asawa, wala na. Siyempre, ganun talaga, diba? Nagkakaroon na ng priority. Na kapag tayo ay nag-aasawa, nagiging priority na natin ang ating pamilya. Amen. Pero huwag nating tatanggalin sa buhay natin ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Mga kabataan, mga anak, naku po, mahalin niyo po ang inyong nanay. Yan ang nag-aasikasa sa inyo. Sa pagkain niyo. Alam niyo, kahit work, online schooling, siya pa rin yung gumigising sa maaga para mag-prepare ng almusal, mag-ayos ng bahay, mag-asikasa sa inyo. Kahit busy kayo sa kanya-kanyang mga gawain sa loob ng bahay. Ang laki ng role ng isang ina. At sabi nga natin, ang ina ang ilaw ng tahanan. Talaga ang ina talaga ang mas disiplinaryan. Kasi si tatay, nung hindi pa wala pang pandemic, laging nasa labas yan. Mula umaga hanggang gabi, pagdating ni tatay sa gabi, pagod na pagod na yan. So si nanay talaga ang nakakakita ng ugali ng mga anak. At siya ang dapat maging ilaw. At anong ilaw ang gagamitin niya? Ang ilaw na gagamitin niya ay mula sa Panginoon. Iyan naman talagang dapat gawin nating mga ina eh. Palakihin natin ang ating mga anak sa araw ng Diyos. Alam nyo, sa panahon na ito, para bang mas mahalaga pa sa atin na, ay, honor yung anak ko, galing sa eskwela, anak ko ngayon, nakagraduate na, ang ganda ng posisyon sa kumpanya. Hindi yan ang the best na may pamamana natin sa ating mga anak. Kundi papalaki sila ng may kababaang loob. Eh, meron kasi mga anak na suwail. Porke nakatapos na, maganda na yung buhay sa ibang bansa, hindi na nila naaalala ang kanilang mga nanay na tawagan. Nasabihin mo lang, Unay, kamusta ka na dyan? Unay, nag-treat naman kita, oh. Kain naman tayo, oh. Gan, punta tayo sa mall. Unay, anong gusto mo? Bibiling ko sa'yo. Di ba may paramdam naman natin sa ating ina kung ano yung ginagawa nila noon nung tayo maniliit pa? Siguro sa buhay natin ngayon, parang baliwala na lang yung nanay natin, no? Kasi may sarili na tayong pamilya. Hindi dapat ganun. Hanggat may panahon, yakapin mo yung ina mo. Halikan mo siya. Kasi darating yung time na kahit gusto mo na siyang yakapin at halikan, wala na siya sa tabi mo. At mga iiwan sa iyo ay mga memories ng pagsasama niyo. Kaya kung halimbawa may pamilya ka na ngayon at buhay pa ang nanay mo, ipadama mo sa kanya. Nasa paglisan niya sa mundong ito, nakatatak sa kanyang puso ang mga masasayang alaala na, ay ang anak ko, ang laki na. Parang kailan lang. We should appreciate our mothers like Mama Mary. Si Mama Mary, makikita mo sa kanya ang karakter ng isang ina na mababa ang kalooban. Tayo ba tayong mga ina, mababa ang ating kalooban? Amen. Bakit? Dapat tayo ang takbuhan ng ating mga anak. Dapat tayo ang kanilang best friend. Ang nangyayari ngayon, ang mga anak, ang mga best friend, mga classmate, kung sino man dyan, ibang tao, hindi tuloy, ang anak tuloy hindi makapag-open sa nanay niya eh. Dapat, kamukha ko, nanay ako, no? Ang ginagawa kong pagpapalaki sa aking mga anak, ay talagang nagbibigay ako ng time na magkakasama-sama kami ng mga anak ko at binabasahan ko sila ng Bible, pinapangaralan ko sila. Kasi alam nyo, ang mga bata, kung makakatikim lang sila ng pangangaral sa inyo sa pagkakataong sila yung nagkakamali, eh yun ay mali. Dapat kasi ng pangaralan sa pagkakataong hindi pa sila nagkakamali. Para gabayin nila yun. Ipakilala nyo sa kanila ang Panginoon na kahit anong ginagawa nila, hindi nyo nakikita, eh nakikita sila ng Diyos. Kasi si Mama Mary ay isang magandang halimbawa ng pagiging ina. Yung mother's love. Yung ipinakitang pag-ibig, pagmamahal ng Mama Mary kay Jesus. Mula pa lang maliit, no? Paano ba pinalaki ni Mama Mary? Sa aral ng Diyos. Kaya kung nagkaroon kayo ng kabigoan sa inyong mga anak, bumawi kayo sa mga apo nyo. Kung kayo may mga apo ngayon, palakihin nyo yan sa aral. Huwag nyo palakihin sa layaw, mga lolo at lola. Huwag nyo pong i-spoil ang inyong mga apo. Kayo ang magsisisi niyan. Matutong magpo at opo. At saka ang bata po ngayon, ha? Huwag kayong patatalo. Ang mga bata ngayon, ano sila? Yung sinusubukan nila ang matatanda.
pag sinabi ng lolo at lola o nanay, tatay, oh, wag mong gagawin yan, ha? Eh, ang bata, ginawa. Eh, sabi ng bata, wow, nakalusot ako. Sinusubukan tayo ng ating mga anak. Oh, na kayo ng mga apo. Ibigay natin sa ating mga anak ang pagpapalaki ng may pagmamahal. Yung disiplina ng may pagmamahal. Naku po, huwag na huwag niyo pong sasaktan ang inyong mga anak. Ang dami pong nanay na hindi nagkaroon ng pagkakataon na maging ina. Sabi nga, may mga nanay na baog, may mga nanay na yung asawa nila baog. Ibang, kaya nga pag ikaw isang babae at nagkaroon ka ng pagkakataon binigay ng Diyos na magbuntis at magdala, sabi nga eh, ang magulang ay co-creator ng God. Tayo yung co-creator, tayo yung ginamit ng Diyos para maparami ang tao sa mundo. Mahalin natin ang ating mga anak, lalo na kayong mga nanay. Sana bilang mga nanay, ma-feel nyo na, ay, ang anak ko, pag may problema, lumalapit sa akin. Yung mga first crush niya, first ano niya, di ba? Tsaka mga anak, kung kayo ay nag-aaral, huwag muna kayo mag-boyfriend. Hindi ba? Ako bilang nanay, lagang in-insist ko yan sa aking mga anak. Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong magbo-boyfriend muna, mag-girlfriend ha. Mag-aral muna kayo mabuti. Sabi kong gano'n. Kasi pagkatapos yung mag-aral, eh, malaya na kayo. Sundin ko anong yung gusto. Hindi ba? Kasi may mga panahon ngayon na may mga kabataan na habang nag-aaral, nagbo-boyfriend. Alam niyo, we cannot serve two master at the same time. Nag-aaral ka, may pag-ibig ka. Eh, paano kung nag-aaway kayo? Biro mo, nag-aaral ka pa lang. At the same time, meron ko ng responsibilidad sa paghawak ng relasyon. At syempre, nandun yung temptation. Kayo ay magsiping, magkaroon kayo ng premarital sex. Hindi ba? Iwas-iwas. Tsaka, mga anak, sumunod kayo sa bilin o aral na yung nanay. Amen. At tulad ng sinabi ko, si Mama Mary, talagang makikita natin yung pagsunod niya. Amen. Tayo bilang mga ina, actually kahit hindi naman ina, kahit lalaki ngayon ang nakikinig eh. Ang karakter ni Mama Mary na pagiging humble ay dapat nating taglayin. Huwag tayong maghiya pagdating sa Panginoon. Mahiya tayo sa mga ginagawa nating kasalanan na nasasaktan natin ng Panginoon. Ang katotohanan ng buhay na ang Diyos ang katotohanan. Na pilit na binibigyan ng kasinungalingan ng Diablo. Mahalin natin ang ating ina. Mahalin natin ang ating ina, si Mama Mary. Sabi nga si Mama Mary ang intercession na kay Jesus Christ. Napakalakas kaya ni Mama Mary kay Jesus Christ. Diba yung nangyari na first miracle sa Kanaan, kasalan sa Kanaan, na sinabi ni Mama Mary na sa kanyang anak na si Panginoong Jesus na wala na. Wala nang alak, no? Eh, hindi pa tapos ang celebration ng kasal. Hindi pa time para maghimala ang Panginoong Jesus, pero ginawa niya yung sinunod niya. Ang Mama Mary. Kung ang Panginoong Jesus, ang laki ng pagmamahal at respeto niya kay Mama Mary, tayo pa kaya ang hindi magbigay ng respeto? At ito pa isa. Kung halimbawa ang iba sinasabi na, ba't ganyan, may Mama Mary pa kayo? Eh, Diyos Ama lang, tapos na kwento. Tapos ang mga santo niyo, ako naman. Kailalaki kapag piniprosesyon nyo. Mga kapatid, kahit kailan din natin sinamba si Mama Mary, ang ibinibigay natin ay respeto. Diba? Hindi mo ba irerespeto si Mama Mary? Eh kung hindi niya dinala ang Panginoong Jesus, eh ba, saan tayo pupulutin? Di po ba? Respeto. Ang mga imahen o santo ng Mama Mary, never natin sinasambayan. Yan ay representasyon naman ng ating pananampalataya sa Panginoon na ipinapakita na pag nakita mo ang image ni Mama Mary, sinasabi na sa'yo, be humble. Sinasabi sa'yo na be a good mother. Be a good example. Give love to your children. Tao pa tayo eh. Sabi nga, ang tao ay binubuo ng katawan, espiritu, at kaluluwa. Subukan mo nga na lahat ng kasama mo dyan ay espiritu na. Hindi ba? Kapag nakakakita ka ng simbahan, naaalala mo mag-sign of the cross. Kapag may pagsubok at nakita mo yung crucifix sa bahay mo, naaalala mo na yun ang dyan ng Diyos. Ito'y pagpapaalala lamang. Never nating sinasamba yan. Kahit gawa pa yan sa bago o sa plastic. Amen. Ang sinasabing pagsamba sa Diyos-Diyosan
ay hindi literal. Sapagkat ang Diyos-Diyosa ng tao ngayon, ay ano? Mga tawag ng laman, mga walang time kay Lord, kung nasaan yung puso mo, yun ang ginu-Diyos mo. Bisyo, edi yan ginu-Diyos mo. Pangangalo niya, edi yan yung ginu-Diyos mo. Kasi yan ang pinagsisilbihan mo eh. Hindi ba? Si Mama Mary, dapat natin siyang igalang at mahalin. Kamukha ng kanyang pinakitang halimbawa, gayon din tayo, mahalin natin ang mga pamangkin. Ang nanay ko po ay patay na. At alam nyo, totoo pala nun, no? Pagka ang isang tao ay nawala na, tsaka mo lang mabibigyan ng value ang kanyang halag, ang kanyang ginawa, mga ginawa. Di ba? Wala na akong nanay na. Kasi alam nyo po, ang nanay ko, napakasimpleng nanay lang po yan. Pangalan niya ay si Angela. At yung kinuha yung pangalan ko, Angelica. Ang nanay ko po ay napakasimpleng may bahay. Talagang inaasikasan niyo kami. Lahat. At saka napaka maalalahanin po ng nanay ko. Kapag may birthday, kahit isang pirasong sabon bibili yan sa tindahan, ibabalot at ibibigay sa may birthday. Ganun siya. At yun ang namimiss ko sa kanya. Kaya sabi ko nga, swerte nyo naman kung buhay pa yung mga nanay nyo. Meron pa kayo mahahag. Meron pa kayo masasabihin ng I love you. At ang nanay, ang pusong nanay, sagana sa pagpapatawad. Sagana sa pag-unawa. Amen. Alam nyo, mga lalaking nakikinig ngayon, mga mister, mahalin nyo po ang inyong asawa. Kasi, kung sinasabi nyo, mga mister, na mahal ko ang aking mga anak, bibigay ko sa kanila ang the best, ang tanong, bakit ka hiwalay ngayon sa asawa mo? Mahal mo pala anak mo eh. Kung mahal mo talaga ang mga anak mo, hindi sukatan ng mabigay mo sila ng best education, magandang bahay, napapakain mo sila ng masasarap, napapasya, hindi. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, una mong mahalin ang kanilang ina. Amen. Sa relasyon ngayon ng babae at lalaki, sa totoo lang, ang babae ang nagiging mas dahilan kung bakit hindi naghihiwalay. Ano ibig kong sabihin doon? May mga times na ang lalaki at babae, mag-asawa, nag-aaway. Pero bakit? Nung pa rin sila, nagsasama pa rin sila. Kasi ang babae po kasi, mas nagpapahalaga yan sa relasyon eh. Kaya pag ang babae, binitiwan ka, ay, siguro sobra na. Hindi po ba? At saka, kung kayo eh, halimbawa may asawa, ikinasal kayo, huwag po kayo makisama sa iba. Kasi, meron tayong free will eh. Pinili natin maging single dad or single mom. So, stay single mom, single dad. Yan ang consequences ng pinili nating desisyon. Kasi kung halimbawa, naghiwalay kayo mag-asawa, tapos nakisama ka sa iba, parang sinabi mo na rin na nag-fail na yung first relationship mo, kumukuha ka na naman ng iba. Hindi ba? Kaya nga tayo nag-aasawa, ibig sabihin yun na yun eh. Kaya nga diba, kaya tayo pinapakasalan, kaya nga tayo sa dinami ng ligaw ng sa asawa natin, tayo yung sinagot, tayo yung pinakasalan, kasi yun na yun eh. Hindi natin nabibigyan ng tawag dito, pagpapahalaga ang sakramento ng kasal. Na ang babae, pinakasalan mo, sinabi mo, I do sa harap ng simbahan, sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at aligaya. Dapat ganyan ang mag-asawa. Na talagang hindi nag-iiwanan lalo na pag nandun yung pagsubok. Kaya lang sa panahon natin ngayon, daming broken family. Bakit? Because of pride. Sa mag-asawa, dapat talaga merong isang marunong magpatawad. At yan dapat ay isang inyong nanay, yung babae. Amen. Na kapag nakikita niya na nagkakamali na yung kanyang asawa, magpatawad siya. Kasi ganyan naman yan, di ba? Dalawang kandila, isang lalaki, isang babae, nag-aalab ng pagmamahal. Excuse me. Nung nililigaw pa lang yung misis mo, di ba? May time kang bigyan ng love letter, dalawin sa bahay, pagtatawid. Ako naman, grabe, no? Parang ayaw pa dapo kahit sa lamok mo. Sana kayong mga lalaki, yung mga ina ng yung mga anak, kung paano niyo sila minahal noon, mahalin niyo pa rin sila ng higit sa ngayon. Kung sinasabihin niyo siya ng I love you noon, sabihin niyo lalo ngayon. O sabi mo, ganda mo yata ngayon, ha? Diba? Kahit hindi pa nagsusuklay. Sarap naman ang luto mo. Kahit kulang sa alat. Diba? Appreciate your wife. Appreciate your mother.
Hindi ba? Kesa naman lagi na lang wala ka na lang sinasabi sa asawa mo, kundi ikaw eh, ganyan, ganyan lang, ang samahan o galing mo, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, walang mangyayari, di ba? Mahalin natin nating ina. Tulad ng sinabi ko, personal experience, wala na akong nanay. At sabi ko, napakaswerte niyo kung yung ina ay kasama niyo pa. Mag-umpisa kayo mag-develop, iparamdam sa kanya yung pagmamahal. Kasi galing tayo sa sinapupunan ng ating mga ina. Amen. Ibinigay ang kanilang buhay para tayo ay mabuhay. At to sa ating Bible character na si Mother Mary. Kay lalaki ka, kay babae ka, isa ang hinihingi ng Diyos sa atin, humility. Kaya tayo nagpatuloy na nagkakasala kasi humility. Lagi nating sinusunod yung tawag ng laman, yung gusto natin. Pagpatuloy tayong ganyan, kahit isa sa mga karakter ng Biblia, hindi natin masusunod. Kasi sila Abraham, sila Noah, lahat yan mga nagkaroon ng humility. Lalo silang ginagawa, kundi ano ba utos niyo mo, Lord? Ah, ganun ba? Ang sabi ni Noah, ah, ganun po ba? Ganito ang gagawin kong arko, ganito kalaki, ganito kataas. O, sige po. Ah, sinabi ng ama sa kay Abraham na, ah, ialay mo yung anak na si Isaac. Ah, ganun po ba? Sige po. Huwag kang mahiya sa sasabihin ng tao. Kung ang Diyos ang pinagmamalaki mo, mahiya tayo kapag gumagawa tayo ng mga bagay na nakakahiya sa paningin ng Diyos. Amen. Be a Mother Mary. Maging ilaw tayo sa ating pamilya, sa ating anak. Amen. Kapag halimbawa, yung ating mga anak ay nag-aaway, bilang isang ina, be a peacemaker. Hindi yung bienang ka, ikaw pa yung nagsusulsul sa anak mo. Ikaw kasi, minakasal mo yan eh. Sabi ko sa'yo, huwag din pakasalan mo. Diba? May kasawa na yan, be a peacemaker. Hindi yung ikaw pa magiging dahilan para lalo mag-aaway yung mag-asawa. At sabihin mo po, halika rito, bigyan na sa bahay. Ganun mo na yung ano, ikaw kasi, ano? Tayo yung ilaw. Mama Mary, naging light siya. At naging disciple din siya ng Panginoong Jesus. Diba sa kanila nakakita? Kaya nang maibig ko sabihin humility, kahit nanay ka, kahit tatay ka, minsan-minsan naman, matuto ka naman maging humble sa anak mo. Hindi porke nanay ka, tatay ka, eh ako nga, ayoko ang humingi ng tawad dyan. Tatay ako, nanay ako, nagpapakain yan. No! Kailangan, habang meron kang posisyon, nanay ka, tatay ka, mas ipinapakita mo yung pagiging mababa ang kalooban mo sa iyong mga anak. Sa iyong kapwa. Amen. Tinuturuan tayo ni Mama Mary kung paano sumunod sa Panginoon, sa ating Ama. Sabi nga, ang pagiging alagad ay to offer our lives to God. Kung gusto mo maging alagad, kamukha ni Mama Mary, kalimutan mo yung sarili, pasanin mo yung krus at sumunod sa Diyos. At huwag kang mag-alala. Ako na magsasabi sa'yo, wala kang kalugi-lugi kapag sumunod ka sa Diyos. Kapag binitiwan mo lahat, lahat as in lahat, na mga bagay na ginagawa mo, bisyo mo, lahat, para sa Diyos, wala kang kalugi-lugi. Mas magpapakilala pa sa'yo ang Diyos. Akala mo siguro ang Diyos ay mabait lang, hindi, more than that. At nakikita lang yan ng mga alagad, ng mga taong talagang sobra na ang pagsuko sa Amen. Natural lang ang proseso na mahihirapan tayo sa una, pero pagpatuloy natin ipinapakita yung ating magiging humble at yung ilaw ng Panginoong Jesus ang siyang ilaw natin, hindi na tayo maliligaw. Alam na natin yung direksyon natin. Napakapalad nating mga nilikha ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoong Jesus na nagbubo ng kanyang dugo, pinako sa krus, ano na lang ang gagawin natin ngayon? Pasanin ang sarili nating krus. Tingnan ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesus, sa ating Mother Mary, sa ating Birheng Maria. Ipagtanggol natin si Mama Mary. Kung kinakailangan mag-grocery ka, everyday gawin. Amen? Si Mother Mary, ang isang unang malalapitan natin. Na masasabi natin, lahat. Hindi natin siya sinasamba, nire-respeto na rin siya.
at napakalakas ni Mama Mary kay Jesus Christ. Respetadong respetado ng isang respetado at dakila at napakapangyari at banal na Hesukristo ang Mama Mary. Tayo pa kayang bumastos sa kanya? Never. Amen. And mothers, be a Mama Mary. Tularan natin ang kanyang halimbawa na ipinakita, sapagkat ito ay isang halimbawa na magpapakita na tayo bilang mga ina, hindi lang tayong ina sa dugo at laman, kundi maging ina tayo sa puso na may paramdam natin sa ating mga anak ang pagmamahal. Huwag mong saktan ng iyong anak, sapagkat sinasaktan mo ang anak mo, sinasaktan mo ang sarili. Kung nagkakasala man ang ating mga anak, bilang isang ina, patawarin natin. Hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo yung gawin sa iyong mga apo. Sana po, simula sa oras na ito, pagkatapos ng Facebook Live na ito, nandiyan ang nanay mo, halikan mo. Kasi itong araw na ito, paghalik mo sa kanya, pagyakap mo sa kanya, pagsabi mo ng I love you sa kanya, hindi na mauulit yun. We never know, baka mamaya, kunin na siya ng Lord. Diba? Tsaka kaiiyak-iyak sa kanyang kabaon. No, Mama, I miss you, Mama. Ganun. Ako, maraming beses ko iniyakan ng nanay ko nung mawala. Sabi ko, sayang, no? Yung mga time na katabi ko lang siya, pwede ko siyang yakapin, pwede ko ginagawa. And I regret. Sayang. Diba? Masama o mabuti man na yung ina, mahalin mo. Sapagkat yan, ang utos ng Diyos na may pangako, bibigyan tayo ng mahabang buhay. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Sa kalamat na ng Espiritu Santo, amen. Salamat Panginoon sa muli mong pagpapaalala sa mga panahon nakakalimutan na namin bigyan ng atensyon ng aming mga ina. Lalo na kayo kami may sarili ng pamilya, hindi na namin sila naaalala. Hindi ang mga ina naman namin, hindi na sila naghahanap ng material na bagay. Ang simpleng, I love you, I'm sorry, I miss you. Para sa aming mga ina, marinig namin yun mula sa aming mga anak. Walang kapantay na halaga yun. Sana bigyan natin ng halaga ang ating ina. Sundin natin ang kanyang mga payo. Sabi nga, mothers knows best. Dalangin ko po ang lahat ng ina sa buong mundo, lahat ng babae, kahit hindi pa ina, nabigyan niyo kami ng karakter ng humility. Maging humble kami. Sundin namin ang iyong mga utos para kapag sinusunod namin yung mga utos na mo, Panginoon, nagiging example kami, good example sa aming mga anak, aming kapwa. Maraming pong salamat, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nasaktan namin naming ina, naging palasagot kami. Hindi kami linabastos namin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tayo po manalangin sa panalangin, tinanggol sa ating pangasalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambayin ang ngalan mo. Sa amin ang kariya mo, sundin ang loob mo, di siya lupa para sa langit. Diyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kayong pahinturo sa tukso, kaya diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Amat na ng Espiritu Santo. Amen. So, yun po. Konting announcement, araw-araw po ang The Word of God Daily Gospel. Dito sa Facebook Live is alas 8 ng gabi. Mamayang gabi po, inibitahan kayo na makinig ng Facebook Live ko. Ano po yung gospel ngayon, Wednesday gospel? At may makakasama po tayo si Brother Robertson. At magninilayan po natin ang mabuting balita. Maganda po yung mabuting balita. Mamaya. Sana po muli tayong i-end. Tapusin natin ang araw natin na pakikinig ng salita ng Panginoon. Eh, ang Diyos lang naman ang matyaga sa atin na magpaalala. Kahit alam na natin yung tama't mali, ginagawa pa rin natin yung mali, ibig sabihin, kulang pa tayo sa pagsunod sa Panginoon. At of course, ito naman pong Bible character, tandaan nyo, ito yung asinko, meron yan. Amen? So, depende na lang kung anong lead sa akin ng Holy Spirit, kung sinong Bible character ang ating pag-uusapan. And pagka 15 naman, every 15th of the month, ang topic ko naman is a Bible study, New and Old Testament. Last month po, New Testament eh. So, ito pong November, sa 15, November 15, Old Testament naman tayo. Tapos na tayo sa creation eh. So, yung susunod na, na chapter, no? At pagkatapos tuwing katapos naman ng buwan, eh yung Bible verse.
Yan, nagpapakabisado ako ng Bible verse. Madali lang naman, no? Kamukha ng mga nakaraan, yung nung month of August, Mateo 5:5. Nung August, nung September, Mateo 4:4. Etong kung napanood nyo, no? Etong October pala, no October, Mateo 7:7. So, yan yung mga pwede nating kabisaduhin, isang beses lang, isang buwan, no? Na baon natin. Kasi importante na meron tayong nalalaman. Pambala natin yung sa Diablo eh. Hindi ba, nung tinukso ang Panginoong Jesus ng Diablo sa ilang, ano sabi ng Panginoong Jesus? Nasusulat. Bakit kasi nasabi nasusulat? Di ba, hindi siya natukso. Kaya pag may meron tayong mga kahinaan, kasalanan na nagagawa, pag naisip natin yung verse na yun o yung gospel na yun, nakakatulong yun para tayong makaiwas. And yun po. Tapos kung meron po kayong mga prayer requests, Thanksgiving, private message yun lang ako, isinasama ko po yan sa araw-araw nating gospel o prayer. Tapos ang question ko pa pala, sige, ang question ko po sa month na ito, sa Bible character, yung pinag-usapan natin, no? After nitong Facebook Live, i-private message nyo sa akin yung sagot. At ang katanungan ay, ano pong pangalan ng anghel na nagbalita kay Maria tungkol sa siya ang magiging ina o magdadala sa Panginoong Jesus through Holy Spirit? Anong pangalan ng anghel na yun? Napakadali niya kung nakilig kayo kanina. Okay? Tapos, yun po. Bigyan ko kayo ng freeload. Kayong unahan lang. Kung sino yung mauna, di, i-text ko, i-chat ko. Tapos, bigyan ko yun ng freeload. Kung magkano, ay mag-usap tayo. Amen. Tapos, yun po. Sana lagi nating tandaan na yung mensahe na ngayon tungkol sa ina, please, ako nang nakikiusap sa inyo hanggat buhay yung nanay niyo, mahalin niyo. Diba? Nakakaingit kayo. Yan ang pwede kong ikaingit sa inyo kung yung nanay niyo ay buhay pa. Kasi kung buhay pang nanay ko ngayon, naku po, baka lagi ko ipapashare sa mall yan. Baka lagi ko yung sasabihin ng I love you. Kaya lang huli lang lahat eh. Sabi nga eh, ang pagsisisi ay nasa huli. Love your mother as Mother Mary loves Jesus Christ. Palakihin ang ating mga anak sa araw ng Diyos. Amen. Maging liwanag tayong mga ina. Magliwanag tayo sa ating tahanan. Hindi ba? Yung merong love, harmony. Magkaroon ka ng time na pangaralan ang anak mo. Kahit isang beses lang, no? Isang linggo na magsama-sama kayo, bonding moment na ang Diyos ang pinag-uusapan. Kasi sa panahon ngayon, kahit na sa tahanan lang, eh nagkakaroon ng separation because of social media. Kanya-kanyang cellphone, magkakatabi na lang, naku po, hindi nag-uusap, no? So, minsan may disadvantage din yan, no? So, i-break natin. Tanggalin natin, no? Yung kadilima na ganyan. Ibigay tayo ng liwanag sa mga. And of course, eto, pakinggan po natin yung last song na ipi-play ko. Alam niyo po kasi ako, mahilig akong gumawa ng mga kanta, ng mga tula. At meron na nga po akong na-compose na worship song, no? Meron nga akong kaibigan, happy friend na binigyan niya to ng tugtog. Kasi ako mahilig lang akong gumawa ng tugtog. Ay, tugtog. Ng kanta, pero hindi ako marunong ng instrument. Diba? So, salamat na lang sa Panginoon. May mga pinapadala siya. So, ito po yung ginawa ko. Pinumpost ko para po sa Panginoon. I believe in Christ, I believe in Holy One.
magiging I will pray. Never po tayo magiging mabuting ina. Kasi meron po tayong tinatawag na mabuting ina. Mabuti lang na pagganap ng kanyang gawain, no? Pero higit sa lahat, nasa puso natin ang Panginoon Jesus. At ngayon din po pala, pwede nyo nga i-share itong special topic nito sa timeline nyo para yung mga Facebook friends nyo naman na may mga problema sa nanay nila, ay marinig ang message ni Lord. Nabigyan din nila ng halaga ang kanilang mga nanay. Punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dobe. Pwede po kayo mag-subscribe para makapag-live din po tayo sa YouTube. So, kailangan natin magtulungan na i-viral ang mabuting balita sapagkat yan ay tinatawag na Great Commission na inutos ng Diyos na ipalaganap. Sige, no? Gamitin natin ang ating mga cellphone. At mamayang gabi, no? Talagang inaanyayahan kayo kasi ang gospel yung tungkol sa nawalang tupa at saka yung sa nawalang pilak. Ay, maganda po yun, no? Lalo yun sa nawawalang pilak. Ang ganda ng reflection ko doon. Kaya makinig kayo mamaya. Matututo po tayo. And of course, kasama natin si... Mayroon ako namang kasama si Brother Robertson. Okay? Sana makita-kita po tayo mamayang gabi. At maraming pong salamat. Ang pinagbigyan niyo po ay ang Panginoon. Pagpalaan kayong Diyos at lagi kayong kasama sa aking panalangin. Salamat sa inyo at pagpalaan tayo habang buhay. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat.